Malaking gulat ng ilang mangingisda sa Masantol sa Pampanga na nagamit ang pangalan ng kanilang grupo bilang benepisyaryo ng pork barrel. Gayong wala naman daw silang natatanggap na anumang pondo. Kasama raw sa listahan ng mga nakatanggap ng pondo ang pangalan na may mga problema sa pag-iisip. Mga estudyante, pati mga taong patay na. Mula sa Bulacan na katutok live, si Susan Enriquez, Sun. Mel, ang ilang mangingisda dito sa Masantol, Pampanga ang dapat nakinabang sa pork barrel ng ilang mambabata sa sinasabing napunta sa mga questionabling NGO. Ni Singkong Duling nga daw, wala silang nakuha. Ang masaklap pa nito, mahirap na nga sila, nagamit pa ang pangalan nila sa mga katiwalian. Naintindihan nyo naman po at naipaliwanag sa inyo mabuti ang nilalaman ng... Sa harap ng mga tauhan ng NBI na numpa si Venancio Quinto ng Barangay Nigi, Masantol, Pampanga. Wala siyang natanggap na pondo mula sa Department of Agrarian Reform noong 2009. Yun daw nga ganun, yung 35,000. Binigay sa amin, wala namang, nasing ko wala kaming nakuha. Nung napunta sa amin. Nag-umpisa raw magduda ang mga taga-Masantol nang makatanggap ng sulat mula sa Commission on Audit kung saan tinatanong sila kung natanggap nila ang pondo mula sa Department of Agrarian Reform para sasakahan daw nila gayong karamihan sa kanila ay mangingisda. Ang listahan pinakita raw sa kanila ng mga nakatanggap ng pondo, kaduda-duda. Kahit di raw magsasaka, kasama. Ang ilan, pineke pa raw ang pirma. Yung mga barangay dito, yung mga 20 barangay na bawat barangay at least merong 15 na individuals na naisama yung pangalan. Yung mga tao ay existing talaga, nandito yung mga tao, taga rito talaga yung mga tao. Siyempre, nagulat kami. Wala naman kami alam na inutang. Para saan daw yung utang yun? Para sa palay. Palay? Baka, wala ho ba kayong sinasakang lupa? Nung panahon na yun, wala na, hindi na kami nagkuha ng palay, epispan eh. Puro palaysdaan sa amin since 2003. Ang tinatanong ng COA ay ang pondong mula sa pork barrel ng ilang mambabatas na dapat ibigay ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Pampanga. Sa pamamagitan ng NGO na kaupdanan Mangguguma Foundation, ang NGO na ito ang sinasabi ng ilang whistleblower na itinatag ni Janet Lim Napoles para ibulsa ang pork barrel ng mga mambabatas na itinanggi na ni Napoles. Ganito rin ang karanasan ng ilang magsasaka sa Bataan. Isa sa biktima si Samuel Mayor Jean De La Fuente. May pirma nga raw siya patunay na nakatanggap siya ng pondo. Pero tulad ng marami, pineke ang pirma niya. Kaya marapat lang daw na maimbestigahan ang maanomalyang pondong ito lalo sa Bataan kung saan 7 sa 10 munisipalidad nito ay nasama sa naturang scam. Walang gulat ako na... nagtatanong sila tungkol doon. So they show some documents and there's this foundation. I have never entered into memorandum of agreement with this foundation. Noong Disyembre ng nakalipas na taon ay nagpunta na sa COA itong mga mangingisda dito na pinadalhan ng sulat ng COA at para alaman nga kung bakit napasama yung mga pangalan nila, gayong wala naman silang natatanggap na pondo. At nangako daw naman ng COA na magkakaroon ng investigasyon para malaman ng katotohanan, pero ang pinagtataka nila bakit hanggang sa mga oras na ito ay wala pang nagaganap na investigasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.